pumasok ako dito, guys, sa aming garage kasi magsha-shopping ako dito para sa aking balikbayan box. So, tignan natin kung ano yung isi-shopping ko sa balikbayan box ko. Pasensya na, magulo yung aming garage kasi nung nagpintura sa bahay namin, dito namin tinambak lahat, syempre. So, ayan guys, meron na akong ayan ginawa dito. Merong nagay ko na siya. Parang hindi pa ako tapos, namimili pa ako. So, ayan, iba't ibang klase siyang screw. At ayan, may iba't ibang size din ng pako. Ayan. Ito pang simento yata ito na pako. Ang iba't ibang size siya. So, at sinamahan ko na rin ng pang simento. Ayan. Dati, ang aking pinapadala chocolates. And then ngayon, puro pako na lang. Sa aking mga anak. Ayan. Kasi, ayan, kung pwede nga lang, pati mga pintura, ipapadala ko sa kanila. Kasi ang dami naming sobrang pintura dito. And then, ayan, so, magsi-shopping na ako ng mga iba't ibang klaseng size ng pako dito. Ayan, marami kaming tools. Ayan, kumpleto kami sa tools. May mga tools pa dito, ang dami. Ayan, ayan, mga tools yan ni Stuart. And, so, ito, marami naman. So, lalagay ko yan dyan. Kita nyo naman guys, diba? Ang dami-daming ano, ang dami-daming pako, oh. Isang box. Eh, kailan ba namin 'to magagamit? Diba? Eh, baka 5 to 10 years na, hindi pa namin nauubos itong mga pako na 'to, eh. Kasi guys, dito, sa Amerika, kapag bumili ka dito, hindi pwede dito yung ano, yung tingi-tingi na, halimbawa, wow. Isang guhit na pako, ganun. Hindi kagaya sa atin sa Pilipinas nakakabili ng ganun. Dito, kapag bumili, is ganyan, marami. Box-box yan. Yan. So, diba, parang sobrang dami. Kaya, sa sobrang dami is, pwede akong mag-shopping ng pako. Dami niya guys, so tingnan niyo, drywall screws. Ayan. So iba't ibang size siya. Ayan. Nabawasan ko na yung kaya ganyan ang itsura. So ayun na nga, nailagay ko na siya sa ziplock. So ako lang yata guys ang nanay na nagpadala ng mga pako sa mga anak. Ayan siya guys. So, ang dami-dami talaga. So, kaya naisipan ko na bawasan kasi hindi naman namin ito magagamit lahat. So, ayan siya. Ayan, yung iba nabawas ko na kaya hindi na siya ganun kapuno. Pero, yan. Kasi kung alam ko lang lahat kung saan gagamitin yan, so talaga ipapadala ko lahat sa anak ko. And meron pa siya second layer. Bigat. Ayan siya guys. Diba? So ang dami-dami. Ayan. Meron pang kung ano-ano. Ito is para ata ito sa dun sa cord yan sa wall yan, pwede yan. So ayan guys, matatawa nito ang aking mga anak kasi pati pa ako ay padadala nito sila. So ayan lang guys, ayan, kung pwede lang pati pintura ay ipadadala ko. Itatapon na lang ito guys. Nakakahinayang, 'di ba? Kung sa atin 'to sa Pilipinas, maraming mapaggagamitan. So ayun lang guys.
Nakaka-aliw, di ba? So, ito, yan. Parang hindi nabibili yung mga anak ko ng pako. Diyos ko, pako lang eh, no, di ba? Oo nga, pako lang, di ba? Pero, kesa naman sa kalawangin ito dito, edi ipadala ko na lang sa mga anak ko, di ba? Magagamit pa nila. Kasi sa totoo lang, hindi naman namin kayang ubusin yung mga pako na yan. Kahit nangat-ngatin namin yan araw-araw ng dalawa ni Stuart, ay hindi namin yan mauubos. So, ito din, itong tool box na to, sabi ni Stuart is, itapon ko na. And then, sabi ko sa kanya, wag. Lilinisin ko yan at ipapadala ko din sa anak ko. So, pwede pa nila yung magamit. So, ayan nga, yes, na yan, nalinis ko na. So, diba, pwede na nilang magamit. Yan, may toolbox na, meron pang mga pako. So, ayan guys, ang tanging ina na nagpadala ng pako sa Pilipinas.